So yun mga guys at napagbigyan tayo ni Kai Sotto at nagpakita ng mixed performance sa pagkatalo ng 36ers kontra sa Sydney Kings. Gaya nga ng nabanggit natin sa nakaraan nating video ay tiyak na manggigigil at atakin ni Xavier Cooks ang ating kababayan gaya na lamang ng ginawa ni Keanu Pinder nang nakalaban nila ang Cairns Taipans. Disappointing nga ang first half ni Kai, ngunit nagising ito pagkatapos ng hard dunk na dinipensa niya against Xavier Cooks. Actually guys, marami ang tumutrol sa ating pambato nang dahil sa in-your-face dunk na yan ni Xavier. Karamihan dito ay mga Australiano na ewan ko ba mga fans pa naman ng 36ers, pero todo ang pangkukutsa sa isa sa mga players ng team. Nang ipost ng 36ers ang nagawang running skyhook noong third period ni Kai, ay nabanggit ng isang Australiano na ipakita nga din daw ang video ng hard dunk ni Cook sa ating kababayan dahil maganda nga daw ito. Ang isa pa ay nag-comment na warming the bench nga lang daw ang gawain ni Kai at hindi ang ipinakitang hook shot niya. Ang isa pa nga ay nagsabing ang ginagawang pagpo-post ng 36ers sa kanilang mga social media accounts na mga highlights ni Kai ay para lamang makakuha ng attention sa Pilipinas at joke nga daw ito at isa itong kalokohan. Dagdag pa niya ay hindi nga daw big deal ang floater na yan ni Kai at isang araw itong embarrassment. Ang isa naman ay sinabing hopeless na nga daw si Kai bilang big man ng 36ers. Well, ilan lang yan guys sa mga pambabash ng mga Australiano kay Kai na dati-rati naman ay hindi naman nila ginagawa. Posibleng dala na rin ito ng mga pang-tutrol ng ilan nating mga kababayan sa bawat post ng 36ers at hindi nga sila sanay sa ganitong kultura natin sa social media. Well, to be fair naman sa ating pambato ay magandang galaw naman talaga ang kanyang running hook at marami ang nagsasabi na kung madalas niya itong gagawin at ma-perfect nga ito ay magiging unstoppable siya sa kanyang arsenal na ito. Sa naging performance ng ating pambato kontra Sydney Kings ay masama naman talaga guys ang first half ni Kai and yung second half niya ay hindi man perpekto, pero mas nakita natin ang pagiging mas agresibo niya dito both offensively and defensively. Sa mga nagsasabi naman na dapat ay hindi na niya sinabayan si Cooks sa nangyayaring hard dunk dito ay di tayo sangayon dito. Hinihingi kasi natin guys na dumepensa si Kai at ibinigay naman niya ito sa play na yan. Yun nga lang eh somewhat na in your face siya ni Cooks. At well, nangyayari naman talaga yan sa basketball, kaya para sa akin ay no big deal naman ito. Ang mahalaga yung ginawa niya after kung saan hindi niya hinayaang sirain ng play na yan ang kanyang performance sa laro at tila nga ba naging fuel pa ito para makapagambag siya offensively. Kahit na nga guys na nabuhay ang laro ni Kai sa second half ay ang consistency all throughout the game ang sana ay nagagawa ng ating pambato. Sana ay sa mga susunod pa nilang ballgame ay makita nating magsimula siya ng malakas at mapanatili ito sa kabuuan ng ballgame. Improvements every game ang kailangan ng ating pambato at sana nga ay magawa niya ito game after game dahil aminin man natin o hindi ay marami talaga ang matang nakatingin sa kanya. Nang iba ay inaantay na magkamali siya at ang iba naman ay inaantay na makapag-perform ito ng mas maganda kaysa sa nakaraan niyang ballgame. Ngunit ang pinakamahalaga at what matters most ay ang mga nakamatsyag sa development ng isang Kai Sotto.